yung SSS number na dati at hindi mo lang matandaan, kayo ay single pa nung time na yon, kaya-kaya po namin hanapin yun para sa inyo. So, kung meron ng SSS number dati, i-re-revive lang. Hahanapin namin at mag-uumpisa po kayong magbayad ngayon. Hindi lang po namin sinisingil yung mga nakalipas na taon. So, huwag po tayong mga madahil. Hindi ako aamin na may number ako dati. Sisingilin ako ni Ma'am Lucy. Wala pong gano'n, no? So, kung may number dati, mag-uumpisa lang ngayon. Kunwari, gusto niyo pong mag-uumpisa ang magbayad ngayong Nobyembre? Ngayon lang pong Nobyembre. Okay? Ang SSS effective April this year ay mandatory na para sa mga OFW. Dati po, voluntary siya. Dati, kung gusto lang natin, doon tayo magbabayad. Pero ngayon po, basta ang kategory natin ay work pass, S-pass, at saka E-pass. Mandatory po na tayo ay magiging SSS member at magbabayad. Bakit? Kasi naisip po ng gobyerno natin, itong tatlong kategory dito sa Singapore, uuwi at uuwi ng Pilipinas yan. Kasi wala naman tayong CPF, di ba? Wala tayong insurance dito. So, dapat habang tayo ay nagtatrabaho dito, maghuhulog tayo para sa ating pension. Pag umuwi na tayo sa Pilipinas, 60 years old, o kaya ayaw pa natin umuwi, nandito pa rin. Pero dahil wala po tayong CPF, dapat meron tayong aasahan na lifetime na pension. So, effective April this year, mandatory na po. Kailangan na tayong maging member ng SSS at maghulog. May printer po ba ako or mag-request lang po ako na araw daw na siya? Maraming salamat, madam. Okay, ayan po. Natapos ko na ito. Ayan, nakalagay na under yung compulsory. Napansin niyo po. Compulsory na yung SSS. Para sa OFW. Dati po kasi ay voluntary lang. Okay, next po. Ngayon, kahit na sinasabi ko na compulsory na siya, hindi naman po compulsory yung amount na 2,400 pesos. Alam ko narinig niyo na to. Hindi po yun yung required na babayaran ninyo. Pwede pa po tayong pumili. So, yung pinakamababa natin ay 960 pesos. 25 sing dollars lang po ito. Wala pa siyang cable charge. At ang pinakamataas naman po natin ay 2,400 pesos. This is around $64 naman monthly. Okay po, next slide. Nakikita niyo po ba yung napakalaking ano na yan? Rate. Okay? Paumanhin. Picture na lang po natin tsaka natin siya i-enlarge, no? Ito po yung mga rates na pwede niyong pagpilian, no? So, sabi ko kanina, pinakamababa, 960 pesos. So, sunod-sunod na po yan. Yung kasunod niya, dumadagdag lang po natin si 50 pesos. Mapapansin niyo, 1,020. Next, 1,080. So, pipili kayo, ano ba yung kasya sa budget ko na kaya kong bayaran monthly, no? At ang pinakamataas ay 2,400. So, ano yung kasunod na tanong nito? Ano yung diferensya ng tao na nagbabayad doon sa 960 at saka doon sa 2,400? Kung mapapansin niyo po itong pangalawang column, monthly salary credit, sabi niya. So kung ano po ang binabayaran niyo dito sa new rate, dito sa pinakadulo, pag po kami ang magbabayad sa inyo, yung basehan po namin yung monthly salary credit. So kung yung isang miyembro natin na nagbabayad ng 960 pesos, pag mag-claim po kayo sa amin, 8,000 pesos yung basis ng inyong beneficyo. Sample, salary loan, 8,000 pesos po yung... Ano pa yung mga beneficyo na matatanggap? Maternity benefit, sickness benefit, disability, death, funeral, retirement. At yung pinakabunso, bagong-bago po namin beneficyo ito, yung unemployment benefit. Kaya malungkot yung drawing dahil sa trabaho. Involuntarily separated ang tawag namin dyan. So, familiar naman po kayo. Sino na nakapag-claim dito ng sickness benefit? Wala pa. Meron na sa baba. O sige. Hindi naman po siya na, hindi naman po natin nais na i-try mo ito. Dahil wala naman po gusto mag sa akin. But in case you can see, minimum po na 4 days ang inyong medical certificate. At kayo po ay active na nagbabayad. Gusto ko pang malaman ninyo na pwede kayo mag-claim, no? Okay. Sickness, yan. Maternity.
disability, death, funeral, at saka retirement, yung pinaka ultimate na goal po natin, no, retirement. Dati, yung popularly known dito ay basta nakapon 120 months na contributions, pwede na sa retirement, hihito na sa paghulog. Okay. Dahil po, mandatory na ang SSS ngayon, kahit po naka 120 months na kayo, as long as kayo po ay nag-renew ng kontrata, kayo po ay required na magbayad ng inyong SSS contributions. Para din tataas yung inyong matatanggap na pension, no? Okay, konting-konti lang informasyon tungkol sa unemployment benefit. Ito po ay para sa mga active na nagbabayad. Involuntarily separated, sabi namin. Kunwari, si employer, pupunta na ng ibang bansa, correct madam. Tapos, syempre, hindi naman natin ninanais na walang tayo ng trabaho. No? O kaya nag-retrench yan, yung mga nagtatrabaho sa Marina Bay Sands, nagbawas sila ng empleyado. O kaya, yung MOM, sinabi, ganito na lang yung number ng Filipinos na. So, ito po mga to, hindi dahil sa kagustuhan noong empleyado kaya siya natanggal. So, kaya po, involuntarily separated. Kung kayo ay actively nagbabayad sa loob ng 3 taon, at ito po ay nangyari sa inyo, pwede po kayong mag-claim ng 1 month salary sa SSS. Wala po, hindi po ito utang, ibibigay lang po namin siya sa inyo. Pantulog, sa susunod na election. Pantulog, dahil maglalakad ulit tayo, di ba? Para maka-apply tayo ng bago nating trabaho. So, unemployment benefit. At ito po ay pwedeng i-claim once every 3 years. Hindi naman po natin gusto na every 3 years nawawalan tayo ng trabaho, pero ini-inform lang po namin kayo na you can claim it every 3 years if unfortunately you get involuntarily separated every 3 years. Okay? Next po. Sample. Bakit kami nagtaas ng contribution? Alam niyo po lahat kayo. Alam niyo na nagtaas kami ng contribution, no? Dati, ang pinakamababa natin ay 550 pesos. Pag nagbabayad po yung member ng 550 pesos, ang dinideklara niyang sahod niya dito sa Singapore ay 5,000 piso. Doon lang po kami magbabase ng inyong benepisyo. Di po ba napakababa niya? So, ang daily na dinideklara ng isang tao na nagbabayad ng 550, sabi niya ang isang araw na sahod niya ay 150 pesos. Kaya po namin siya itinaas ng 960. Para tataas din yung inyong daily na declared na sahod, which is 240 pesos. So, in case you get sick, kunwari 4 days po, at least 240 pesos per day times 4 days na sick leave, mas mataas naman po ang matatanggap natin kumpara sa 150 pesos per day siya, no? So, yung pagtaas ng contribution ninyo ay para din tumaas ang benepisyo. Okay po, so, yung sa maternity benefit, tumaas din po kami mula 10,000 tsaka 13,000 pesos. Naging 28,000 pesos na po siya ngayon. Okay, next po. Sickness saan? Ang pinakita ko ay yung nagbabayad sa minimum. Ito naman yung nagbabayad sa maximum. So, dati yung nagbabayad sa 1,760, yung dating pinakamataas, 480 pesos per day siya. Ngayon, kung umakyat po kayo dun sa bagong maximum natin na 2,400, 600 pesos a day na po ang inyong declared sahod. So, if you get sick ng 10 days times 600 pesos, so we will pay you 6,000 pesos. Not yet. Okay? Huwag po tayo magkakasakit. Next po. Okay, ang lahat ng ang pangarap natin ay magpe-pension pag tayo ay 60 years old. Ito ang computation ng pension. Oh, yan. Bawat isang member, 3 beses po yan. Bawat isang member, pag magpa-file na siya ng retirement, 60 years old na siya, yung application form po niya, meron isang processor sa Pilipinas na ka-assign. Kunwari ako ay magsi-60 years old. Nasa bitay paper ko dito sa Singapore. Papadala namin sa Philippines. So, meron isang processor. She will compute the estimate pension of the member 3 times. Iba-iba po yung competition. Tapos kung ano yung lumabas na pinakamataas na pension, yun po ang ibibigay natin. Bakit iba-iba yung computation? Kasi iba-iba yung rate na binabayaran natin. Merong number na matanda na siya. Kunwari, nag-umpisa akong maging SSS member noong 1980.
Tapos yung binabayad ng time na yun, tigli 5 piso pa. Pero kahit na 5 piso lang yung binabayad doon, yung halaga ng 5 piso noong 1980 ay mataas kumpara sa 500 ngayon. So, one of the computation will be more applicable dun sa may old number. Okay, so ito naman pong 40% of the average. Ito po yung basis, ito dito sa left side, right side ninyo. Yan po ay applicable doon sa member na consistent po na nagbabayad. Kumare 10 years, lagi siyang nasa maximum. Pakadali lang pong kompitin yan, 40% of the average monthly salary credit. So, kunwari, nagbabayad po kayo doon sa 20,000 pesos na rate. So, 2,400 for 10 years. So, 40% ng 20,000 pesos is 8,000. So, 8,000 pesos ang matatanggap ng isang miyembro kung nagbayad lang siya ng 10 years. Kaya po hinihikayat namin kayong magtuloy ng bayad kasi the longer, the more payments you have, then the higher your benefit is. Kunwari, maraming pa dito yung bata. Kung 20 years kayo nagbabayad sa 2-4, so ang estimate ko po dyan na sa 16,000 pesos yung mapepensya. Christmas bonus pa yan, 1 month salary. Ah. Okay po, next. Ito naman po gusto na namin ipakita. Kunwari naging member, nagbayad, sa kasawa yung palad namatay. Isang buwan lang na benepisyo, no? Isang buwan lang po yung nabayad niya. So, yung nagbayad ng isang buwan lang na 960 tapos after a few months namatay, yung kapag-anak po niya makakakuha ng 20 mil na funeral claim. Kung sino ang nagbayad sa funeraria, ha? Hindi po yung legal na asawa ito. Whoever paid for the funeral expenses. Now, the legal wife or kung single, yun pong parents, will get the DDR claim. So that is the death claim. Which is, sa, nagbayad doon sa minimum natin ngayon na 960, 38,400 pesos. Okay, ngayon, kunwari po, maximum ang napili ko. Nagbayad ako ng isang buwan. After 1 month, namatay ako. So yung aking kamag-anak na nagbayad ng aking funeral ay makakakuha uli ng 20 mil. Pero yung tatay ko, dahil single po ako, makakakuha ng 96,000 pesos. So, 48% po yung in-increase niya, no? 2-4 lang ang binayad. Hindi po natin nais ito, pero gusto lang po namin ma... Bakit ko pinapakita ito? Kasi importante na kung may SSS number na kayo dati, yun pa rin po ang ating gagamitin. Aayusin lang natin yung record. Kung single kayo dati, gagawin lang natin siyang married. Kung gusto yung i-update na married. Okay. Single pa rin. O, oh, ito na talaga. Next. Okay, ito naman po ay basic pension. Doon sa nagbabayad dati ng 550, ito lang po yung matatanggap na pension, 2,000. 550, 10 years po. Kaya namin siya tinaas, yun din yung contribution. Pag nagbabayad po kayo ng 960 pesos for 10 years, at least mataas na po yung inyong matatanggap, no? 3,200. Tapos meron pa pong additional monthly benefit na 1,000 pesos. Every few years, yung SSS nagbibigay po ng 1,000 pesos na additional pension. Okay po. Next. Ito naman po yung nagbabayad doon sa maximum. So, ito pong competition na to for 10 years lang po. 10 years na nagbayad. Kaya humikayat po namin kayong magtuloy ng pagbabayad para mas mataas pa po sa 8,000 pesos ang matatanggap. Okay po, next. So, ito po. If a member pensioner dies, 100% ng kanyang benepisyo ay tatanggapin immediately ng kanyang legal heir. So, kunwari, may asawa. Kunwari po ako, may asawa, no? Naghuhulog ako ngayon. Naka 4 years pa lang ako nahulog. Tapos namatay ako. So, kung namatay po ako, yung aking legal na asawa, mag-uumpisa na po immediately yung kanyang pension, 100%. Kung meron po kaming children below 21 years old, minimum of 5, lahat po sila magpe-pension until each of them turn 21 years old. 100%, hindi ko nababawasan. Huwag muna. Next po. Flexifund. So, ang Flexifund naman po ay ina-offer namin sa mga SSS members na nagbabayad sa maximum. Sino po dito ang Flexifund member? Very good. Very good.
So pag kayo po ay nagbabayad dun sa maximum, 2,400, pwede pa po kayo magpasok ng additional na pera. Pinapa-interesan po namin yung pera ninyo. No? Minimum lang na 200 piso ang ipapasok. Mas mataas po ang interest na binibigay namin kaysa sa banko, tax-free pa siya. At withdrawable po siya anytime after 1 year. Okay? Next po. Ito ang sample. Sample ng FlexiFund, no? So yung member, nagpasok siya ng tigto 200,000 pesos noon pang 2017. Every few months, nagpasok siya ng 200,000 pesos. So yung kinita na ng pera niya, ito pong total AID, annual incentive bonus, at saka total earnings. So yung earnings, mamomonitor niyo po yan. Every quarter, lumilitaw po siya dun sa system namin. So pag humingi kayo ng copy, makikita niyo po yung kinita ng pera niya na mamonitor siya. Ngayon, yung total AID, ito po ay annual incentive bonus. Pag yung member, kasi kasasabi ko lang kanina, pwede niyo i-withdraw anytime. Pero para po sa mga member na hindi nag-withdraw, binibigyan po namin sila ng additional incentive. Dinadagdagan pa po namin yung interest ng kanilang pera. So every year, pero siyang kita. Ito pong member na ito na nagpasok ng 1.2 million nung hanggang nung 2017, kumita na po yung pera niya ng 135,000 pesos. Now, for 2 years, if you will see, meron total management fee yung second to the last. Kasi transparent po kami. Pinapakita namin na yung perang binibigay niyo sa amin, pinapasok din po namin yan sa mga investment. At nakikihati kami dun sa gas. Hindi pa namin ngayon. Hindi na po kayo kailangan pumunta sa office namin para mag-file. Sa cellphone nyo lang po, pwede na kayong mag-file ngayon. Tapos pipili kayo sa inyo gustong email. Sa address nyo sa Pilipinas or sa address nyo dito sa Singapore. Mamaya po, tuturuan ko kayo kung paano mag... Sige na. I-download muna natin yung app bago tayo makakasama. At may housing loan din po kami. So ang pinakamataas namin housing loan ay 2 million at ang maximum number of payment ay 2 years. Okay. Next po. Dito sa Singapore, meron tayong tinatawag na annual confirmation of pensioner. Sino po dito yung nagpe-pension? Sa namatay na asawa? Hindi, sa retirement kayo, madam. Nagpe-pension sa namatay na asawa? Okay. Dati, kailangan kayo mag-report sa opisina namin sa Pilipinas o kaya sa bangko. Ngayon po, mas pinadali na natin. Sa office lang po kayo pupunta sa birthday ng inyong namatay na asawa. Dahil kailangan nyo matandaan yung inyong asawa, kaya dapat sa birthday niya. Pupunta sa office, madre-report. Para po tuloy-tuloy ang pension natin. Okay po, next. At ito po ang listahan ng mga tindahan sa Lucky Plaza kung saan po kayo pwede magbayad. No? Irenit, sabihin ko na lang sa isa. PNB, Cabayan, Broomfield. Kaya kaya ko nakalimutan, baka may magkakalimutan. Okay. Meron pong bagong tatlong bukas. Steadfast, A-Express. So, ito pong mga to ay under po ng Banco de Oro. Kasi tuloy-tuloy po, Kabayan, tuloy-tuloy po kami naghahanap ng mga magiging partner namin. Para na i-spread. Kasi alam ko po na isa yung sa mga sinasabi natin, mahaba ang pila, ma'am. Kinatapat ako magbayad. So, dinadamihan po namin yung mga remittance company kung saan po kayo pwede magbayad, no? Next po. Ito na. Ito na ang loan. Bago makarating sa loan, i-download nyo muna po ang SSS Mobile app. So, sa inyong cellphone, Play Store, maliban sa loan, pwede nyo po tignan na dito yung contribution ninyo. Pwede nyo bantayan yung inyong FlexiFund savings. So, paano siya? I-download nyo. Apat pa kami, 4-in-1. I-download niyo po yung app. Pag lumitaw siya, merong limang security questions doon. Hindi niyo po lahat sasagutin ito. Ang sasagutin niyo lang po yung pinaka-last. Tinatanong niya, payment reference number. At ang payment reference number ay makukuha niyo po sa akin. Ibibigay ko po sa inyo ang email address ko. Next po.
So once a member, always a member. At isipin natin na ating contributions ay long-term savings at hindi gastos. Dahil ito ay para sa ating pension. Next po. Okay. Nakikita niyo po ba yung email address ko dyan? Sabi ko lang. Dito daw malaki. Pareho lang, madam. Okay. Sasabihin ko lang, singapore@sss.gov.ph. Dalawa po ang minimintin ko. Yung isa ay Simbol. Ito po yung aking apelido. Simbol. SIMBOLL at sss.gov.ph. Opo, ma-erin po ako. Lucille na Lumboy pa po yung middle name. Kaya po, Simbol. SIMBOLL at sss.gov.ph. So, pag na-download nyo yung app at na-try nyo po siya, kahit na saang part pa lang kayo nahihirapan, mag-email lang po kayo sa akin. I-step by step ko po kayo para ma-register nyo. No? Okay po, maraming salamat. I will turn over the... ano ang pinakauna kong announcement? Ang SSS po ay located na sa Philippine Embassy. So, starting bukas, doon na po kami mag-o-opisina. Ngayon, wait lang po ang mga person natin. Ngayon, hindi naman po namin bibitawan ang Lucky Plaza. Yung opisina lang po namin ang umalis na doon. So, if you will go to PNB, sila po ay nasis nila kami. Meron po kami isang desk doon, dun sa big dulo. So, pwede pa rin po kami mag-transact. Kahit na anong benepisyo, pwede nyo pa pong i-file sa amin doon sa PNB. Monday to Sunday pa rin po ang aming servisyo doon. At the same time, dahil po marami din naman yung nagtatransact sa Philippine Embassy, kasi po dapat mga, one country ano yan sila guys sa embassy. Pag pumunta sa Philippine Embassy, sila yung mga spokesperson sa SS. Dahil under naman po talaga kami ng Philippine ano pa yung bulo, so sila yun pinadala dito para mag-speak. So ano ba ang SS programs and services for OFW? By a show of hands, sino na lang po yung wala pang SSS number? Parang magandang simulain, wala pa. So, dalawa na lang? Tatlo, apat? Lima? Wala pa SSS number, no? Wag muna siguro.